Good day, everyone! Welcome to my channel! Tunghayan po natin ang ating bagong kwento tungkol sa isang dalaga na dahil sa pangangailangan na malaking halaga, tinanggap ang trabahong inialok na matandang lalaki na pasayahin ang anak nito sa abot ng kanyang makakaya sapagkat ang anak nito ay sawi sa pag-ibig. Kayanin kaya ng dalaga na baguhin ang binata na sobrang gwapo pero tiila taong bato. Yan po ang ating aabangan sa ating kwento na pinamagatang The Cold Multibillionaire. Hindi maganda ang kutob ni William. Parang kanina pa may sumusunod sa kanya. Kanina pa siya palingaling nga, ngunit wala naman siyang mamata ang nakasunod sa kanya. Naisip na lamang niyang marahil kaya nagkakaganoon siya dahil nakakapagbigay sa kanya na matinding kaba ang kanyang ginagawa sa tuwi na. Matagal niya nang hiling na sana matigil na yun. Ngunit sa ngayon ay parang malabong magkaroon ng katuparan iyon sapagkat mailap sa kanyang ama ang hustisya. Nakulong ito sa salang pagpaslang. Hindi ni William iyon matanggap sapagkat ang gabing sinabi ng mga pulis na naganap ang krimen kasama niya sa Maynila ang kanyang ama. Hindi pinahalagahan ng mga ito ang kanyang testimonya sapagkat ang totoong may sala ay malakas sa mga ito. Nakulong ang kanyang ama. Ngunit nang magkaroon ng planong pagpuga ang mga kapwa nito preso, ay sumabay ito. Naging alerto si William. Nung gabing tumakas ito sapagkat nakikinig siya noon sa balita sa TV. Alam niyang ibang walang mapupuntahan ang kanyang ama. Sinubukan niyang mag-isip. Nilagay niya ang sarili niya sa sitwasyon nito. Kung sakali na siyang nakatakas, saan siya magtutungo? Isa lamang ang naisip niyang ligtas na lugar. Isang lugar na walang mag-aakalang pupuntahan ito. Ang kubo sa loob ng gubat. Kinabukasan, nagtungo kaagad si William doon. Naroon nga ang kanyang ama. Sugatan ito. May dapis pa ng bala sa katawan. Ilang buwan ang nakalipas iyon. Tuwi na, pinupuntahan niya ito sa pinagtataguan nito. Habang dumaraan ang panahon, lalo siya nagkakaroon ng hinala na may makakakita sa kanila at huhulihing muli ito. Baka nga paslangin pa ito katulad na nangyari sa ibang nakatakas na kasamahan nito. Sa katunayan, ito na lamang ang nananatiling malaya sa mga kasama nitong nakatakas sa kulungan. Pero kung tatanungin ito, ayaw na rin daw nitong magtago sa kubo. Para na rin daw kasi itong nakakulong doon. Pero hindi si William pumapayag na umalis ito. Makakagawa siya ng paraan. Hindi lamang niya alam kung paano. Ang kanyang ama ang dahilan kung bakit umiwas siya sa kanyang mga kaibigan. Alam niyang halos lahat ng tao ay naniniwala na ang kanyang ama ang salarin. Baka isa sa mga kaibigan niya ang magdaldal sa iba. Sa puntong iyon, ang kanyang ama ang siyang pinakamahalagang tao sa kanya. Mas mahalaga ito kaysa sa kanyang mga kaibigan. Bagaman nangungulila na siya sa kanyang mga kaibigan, hindi niya maaaring ipakapagsapalaran sa mga ito ang kanyang ama. Maano ba't makakagawa na sila ng paraan? Tay, kumain na po ba kayo? Hiling niyang sana ibuhay pa ang kanyang ina. Nang sa ganun, may nagdadala dito ng pagkain sa mga regular na oras. Umaasa lamang kasi siya sa bigay ng tiyahin niya. Ito rin lamang ang dahilan kung bakit hindi pa siya kinukuha ng DSWD. Kahit nasa Maynila ito, inaasikasan nito mga papeles niya at regular na nagpapadala sa kanya ng panggastos. Yun nga lang, kailangan niyang pagkasahin ng perang iyon sa lahat ng gastusin. Kung may oras siya, nagbebenta siya ng lahat ng maaaring ibenta, gaya ng mani, popcorn, sampagita at kung ano-ano pa. Hindi ko na kaya ang ganito, anak. Ikaw nahihirapan sa ganito. Kung nalaman ko lang, hindi na sana ako tumakas. Kahit kailan ay hindi ko pinangarap ang ganitong klase ng buhay para sa iyo, ang mag-alaga ng isang nagtatago sa batas. Hayaan mo na akong sumungko sa pulis. Hindi ko po kayo papayagan, Tay. Kumain na po kayo. Ayaw na ayaw ni William na naririnig ang sinasabi nito. Bagaman nauunawaan niya kung nawawala na ito ng pag-asa. Ano nga ba magagawa ng isang batang tulad niya upang mabago ang kanilang buhay? Wala siguro. Pero hinding-hindi siya susuko. Ang lahat ay gagawin niya, wag lamang mabalik uli sa kulungan ng kanyang ama. Ang hirap-hirap lang talaga dahil nag-iisa siya. Wala pa sa tamang edad at wala pang pera. Kung bakit ang pera ay sa mga taong hindi karapat-dapat na pupunta ay hindi niya alam. Katulad na lamang ng tunay na salarin na pumaslang sa amo ng kanyang ama. Pinatay ito ng sarili nitong kapatid.
Pero ang tinurong gumawa ng krimen ay ang kanyang ama. Kanang kamay ito ng amo nito. Nawala ang laman ng kahadiyero na naglalaman ng 25,000 at yun ang tinurong dahilan kaya raw pinatay ng kanyang ama ang amo nito. Sinabi na niya sa mga otoridad na higit pa sa halagang iyon ang hinahawakan ng kanyang ama at kailanman ay hindi ito nakaisip na magnakaw. Ngunit ang mayaman na kapatid pa rin ng amo nito ang pinakinggan ng mga otoridad. Kaya ngayon, galit si William sa abusadong mayayaman. Galit siya sa mga taong ginagamit ng kapangyarihan sa kasamaan sapagkat ang ama niyang nagdurusa dahil sa mga ito. Kung bakit nangyayari ang ganoon sa kanila ay hindi niya maipaliwanag at hindi niya marahil maipapaliwanag kahit kailan. Minsan, nailalaraw ang diwa niya ang kanyang sarili, nakausap ang Diyos. Tinatanong niya ito kung bakit at kung ano mga dahilan nito para maranasan nila iyon. Ilang gabi na niyang iniiyakan ang lahat ng iyon at iisa lamang ang malinaw sa kanya. Ngayong parang sumusuko ng kanyang ama, kailangan niyang maging isang ilaw para sa kanila. Siya ang magiging matatag para dito. Alam po ninyo, matataas ang grades ko. Wika ni William. Talaga? Ngiti-ngiti ito at ginulo ang kanyang buhok. Manang-mana ka sa nanay mo. Biglang namasa ang mga mata nito. Nag-iwas siya ng tingin dito dahil mapapaiyak na rin siya. Hayon sila, sa gitna ng kawalan. Pinipilit mag-usap ng tungkol sa masayang bagay, gayong kapwa sumasagi sa isip nila na marahil bilang na rin ang mga ganoong tagpo nila. Noon si William biglang kinabahan nang makarinig sila ng pagkatok sa pinto. Ilang sandali pa, bigla ayong bumukas at niluwa ang kanyang mga kaibigan. Nanigas yata ang buong katawan niya. Hindi niya malaman kung anong kanyang gagawin. Alam niyang kahit iharang pa niya ang kanyang sarili sa kanyang ama, nakita na ito ng mga kaibigan niya. Unang humakbang palapit sa kanya si Carlota. Tumango ng bahagya, saka lumapit sa kanyang ama at nagbano, katulad ng ginagawa nito noon. Sumunod ang tatlo pang kaibigan niya. Carlota! Hindi ni William alam ang sasabihin niya. Bigla ay ibig niyang mapaluha. Hindi niya alam kung bakit. Marahil dahil sa likod ng isip niya, alam niyang nakatagpo siya ng kakampi. Kahit kailan, hindi ako naniwala sa balita. Marami na tayo ngayong pwedeng gumawa ng paraan. Wika ng kanyang mga kaibigan. Salamat. Parang hindi na matapos ang pagluha ni William. Hindi naging madali ang preparasyon ni William para sa kasal na iyon. Hindi isang tipikal na kasal iyon sapagkat ang kanyang kapareha ay isang overseas bride. Si Alice na kanyang pakakasalan ay sa Amerika nagtatrabaho. Ayaw kasi nitong basta lamang bitiwan ang posisyon nito sa isang computer company doon sapagkat nagdesisyon na sila na kapag nagpakasal na sila ay sa Pilipinas na ito pipirmi. They met in a mall. Nakakatuwa naging takbo ng mga pangyayari. Bakasyon nito sa Pilipinas at sinuyo niya ito. Pagkalipas ng 3 buwan, muli na itong bumalik sa Amerika. Dala ang puso niya. Gaano man iyon ka-corny sabihin. He had never known love like this before. Handa si William na ibigay ang buhay niya para kay Alice. Yun pala ang tinatawag na unconditional love. Alice made him want to do amazing things for her. Kung maaari nga lamang na ipangako niya, ang buong mundo, marahil ay ginawa na niya. Twice a month ay nasa Amerika si William upang makuha ang matamis itong oo. Noong una ayaw nito ng long distance relationship, pero napasagot din niya ito. Ngayon, 2 taon na ang kanilang relasyon at magsisimula sila ng panibagong yugto sa pamamagitan ng kasal na iyon. Si William ang nag-ayos ng lahat. Kahit halos hindi makasabay ang kanyang wedding coordinator, sa mga gusto niyang gawin ay pinilit nito. Kahit maliliit na detalye, binubusisi niya. He hired only the best wedding suppliers in the Philippines. Kapag hindi pasado sa kanyang panlasa ang serbisyo ng mga ito, hindi siya nangingiming kumuha ng suppliers mula sa ibang bansa. Alice's wedding gown cost him a fortune. But it was okay. It would be passed on to their child. Their wedding ring was especially made by Harry Winston. Only the best for the best bride in the world. Their wedding cake stood 6 feet, made of fondant and apple pound cake. Sa Amerika pa siya nagpasadya ng cake topper upang idesenyo sa cake. Sa cake pa lamang, makikita na ang kanilang love story. Ang cake ay Hugues Eiffel Tower, kung saan siya nag-propose kay Alice.
sapagkat ang paborito ng pelikula ay An Affair to Remember. Ang cake topper ay isang lalaking nakalahod sa tapat ng nakangiting babae. Kamukha nila mga clay figures na iyon. Iyon mismo ang eksena ng magpropose siya. May mga satellite cakes iyon na ang flavor ay pawang mga paborito nila ni Alice, mula vanilla hanggang pistasyo. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Meron din si William pinagawang French macarons tower sapagkat yon ang paborito ni Alice. Ang katabi noon ay ang cream puff tower na siyang paborito naman niya. Yun pa lamang ay 100,000 piso ng halaga. Pero ano ba ang pera kung ang kapalit naman ay ang mapangiti ang kanyang mapapangasawa? At maisip itong ang lahat ng preparasyon niya ay pinag-iisipan niya ng husto. Besides, he really had a budget for that grand wedding. Hindi na siya isang batang walang kapera-pera at hindi natitiyak kung ano ang kinabukasan. Ang mga kaibigan niyang anak na may impluwensyang tao na tumulong sa kanya na makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Una, tinulungan naman ito ang kanyang ama sa kaso nito. Nakulong man ang kanyang ama, buwan lamang ay tinagal at nakalaya rin. Pagkatapos, tinulungan siya naman itong makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang trabaho ang kanyang ama. Nang makapagtapos, nagtrabaho si William ng 2 taon sa ibang bansa. Ang naipon niya roon ang ipinansimula niya ng negosyo na ngayon ay multi-million na ang halaga. Sa lahat ng iyon, masayang-masayang kanyang ama at ngayon daw ang pinakamasayang araw nito. Yun ang sinabi nito sa kanya habang sinusuot nito sa kanya ang kanyang tuxedo. Gold and silver were the colors of the night, mula plato hanggang sa mga nilagay na bulaklak sa lugar. It was the perfect wedding. Nagsimula nang tumugtog ang orchestra. Naglakad na ang entourage patungo sa altar. Nagbagong musika. Napalitan ng makapanindig balahibong opera music nang magsimula nang maglakad si Alice. Alice liked opera music. She said it was the language of the soul. He held his breath waiting for her. Mula nang nagdaang araw, hindi pa ni William ito nakikita. Naging maid of honor nito na si Laura na noon, pa lamang niya makikita sa personal. He was excited to meet Laura as well. Puro magagandang kwento ang sinabi ni Alice tungkol sa babae. Nainip na si William nang hindi pa niya makita si Alice. Hindi na maganda ang tingin niya sa wedding coordinator. Napanay ang salita sa headset nito. Marahil ang kausap nito ay ang siyang nakatoka sa bride. Maya-maya lumapit ito sa kanya. "Where is she?" tanong ni William. Namumutla ito. "Sir, she left." "What?" "She backed out and..." Hindi niya na ito pinatapos ng pagsasalita. Tumakbo na si William patungo sa tinutuloyan ni Alice. She was no longer there. Wala na rin ang bridal car nito. Sasakay sana si William sa kotse niya nang maalala niyang pinahawakan nga pala niyang susi na kaibigan pagkatapos umbok ang bulsa niya dahil doon. Hango sa paglapit sa kanya si Marion, ang kaibigan niyang siyang may hawak ng kanyang susi. Hinablot ka agad niya ang susi mula dito at nagtungo sa hotel kung saan naka-check-in si Alice. Habang nagmamaneho, kausap ni William ang may-ari ng nirentahan niyang bridal car. Ibinigay nito sa kanya ang numero ng driver nito. Tawag siya ng tawag, pero hindi nito sinasagot iyon. Alice's phone was, of course, turned off. Inabot siya ng malas sapagkat ang tangkain niyang tawirin ang kalsada. Kahit pulo na ang traffic light, hinarang siya ng isang pulis. It was probably the worst attempt at getting married in history, where the bride left before her march and the groom always got a ticket for beating the red light. Marahil sa awa na lamang ng pulis, kaya hindi siya nito binigyan ng ticket. Still, he tried to follow Alice, ngunit wala na ito sa hotel suite nito. Maya-maya, nalaman niya na sa airport pala ito nagpahatid sa driver. Lumipas ang 2 araw at nalaman ni William na nasa Amerika na ito. He followed her there. Ang sinasabi ko lang sa iyo anak, huwag kang masyadong magpakaseryoso sa nobyo mo. Abay, napakabata mo pa para sa ganyang bagay. Napabuntong hininga si Isabella. Sa palagay niya ay hindi na siya bata sa edad na 24. Pero para sa kanyang ama, marahil kahit 40 anyos na siya, bata pa rin kung ituring siya nito. Sa isang banda, nauunawaan niya ito sapagkat nag-iisang anak siya nito at nag-iisang kasama sa buhay. Pero sana, huwag siyang pigilan nito sa nobyo niya sapagkat mahal na mahal niya si Donnie, ang kanyang tanging nobyo.
high school sweetheart niya si Donnie. Crush ito ng buong eskwelahan. Ngunit si Isabella na isang ordinaryong kaklase nito ang nagustuhan nito. Inggit na inggit sa kanya mga kaklase nila. Sa katunayan, marami nang nagsabi na hindi sila bagay at hindi sila magtatagal. At ganoon nga ang nangyari. Kinailangan kasi ni Donnie tumira sa ama nito sa Maynila. Siya naman ay naiwan sa Batangas. Doon si Donnie nagpatuloy sa pag-aaral. Nang mawala si Donnie, ganoon na lamang ang iyak niya. Halos lahat ng bagay sa kanyang paligid ay nakakapagpaalala sa kanya sa lalaki. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ama na wala na si Donnie. Noon pa man, hindi na ito boto sa kanyang nobyo. Tambay daw lang kasi ito at parati sa bilyaran, wala raw mangyayari sa buhay ng mga ganoong kabataan. Ano na lamang daw ang papakain ni Donnie sa kanya? Pero, inignora ni Isabella iyon. Mahilig lang mag-billiard si Donnie. At sa tingin niya, hindi naman masama iyon. Hindi kilala ng kanyang ama si Donnie. Wala itong alam tungkol sa lalaking mahal niya. Nag-aral si Isabella, pero hanggang sa vocational course lang ang kanyang isuporta ng kanyang ama. Simpleng trabahante lamang kasi ito sa palengke. At nitong nakaraang ilang taon, nasa bahay na lamang ito. Nagtitinda sa maliit na sari-sari store nila. Hindi na kasi kaya ng katawan nito ang mabigat at trabaho. Lingid sa kaalaman ni Isabella, nagbenta ito ng kidney. Umalis na lamang ito isang araw at ang sabi may aasikasuhin lamang daw sa Maynila. Patawag-tawag ito sa kanya sa sumunod na ilang buwan at nang hindi na nakatiis, pinasunod siya sa ospital. Ang tumawag sa kanya ay ang asawa ng isa sa mga kasamahan nitong nagbenta ng kidney. Minalas ang kanyang ama. Inalis ang isang kidney nito. Pero nagkaroon ito ng komplikasyon. Ang kinita nito sa pagbebenta ng kidney, halos nauwi lang din sa pagpapagamot nito. Ang konting natira doon, pinansimulan na lamang nito ng isang maliit na negosyo, sapagkat maaga pa lamang, natuklasan na itong luging-lugi ito sa naging bentahan. 100,000, kapalit ng bato nito. Hindi ni Isabella matanggap na ginawa nito iyon, dahil lamang ibig nitong mapag-aral siya ng kolehiyo. Naaawa raw ito sa kanya na sa vocational school lamang daw siya nito na ipasok. Hindi raw yun ang pangarap nito at ng kanyang ina para sa kanya. Hindi ni Isabella magawang pagalitan ito kahit yun sana ang gusto niyang gawin. Nauunawaan niya ito. Bukod sa katotohanang alam niyang mahal na mahal siya nito, alam din niyang mahal na mahal ito ang kanyang ina na pumanaw noong 10 taong gulang siya sa sakit na cancer. Kung tutuusin, maayos naman ang kanilang buhay. Sapagkat maayos na ang kalagayan ngayon ng kanyang ama. Yun nga lang, hindi na nito kayang mabibigat na trabaho dahil mas mabilis na itong mahapo. Mabuti na nga lamang at hindi matigas ang ulo nito pagdating sa pagkain. Ito mismo nakakaalam kung anong mga pagkain ang bawal na bawal dito. Alam niyang gusto nitong humabang buhay nito sapagkat tinalaga nito ang sarili bilang bantay niya. Kaya ang pagbabalik ni Donnie sa Batangas ay isang bagay na ayaw nito. Hindi raw si Donnie ang pangarap nito para sa kanya. Masakit marinig iyon, pero kailangan ni Isabella na igalang ang opinyon nito. Yun ang opinyon ng isang magulang na nagmamahal ng labi sa isang anak. Masaya si Isabella sa pagbabalik ni Donnie, sapagkat tatuklasan niyang hindi na niya kaya pang umibig sa iba. Sumubok siya, pero hindi siya nagtagumpay. Nang kunin ni Donnie ang kanyang puso, nanatili iyon dito at hindi na naibalik sa kanya kahit kailan. Kaya naman nang balikan siya nito, hindi na nito kailangan pang mahirapan. Tinanggap kaagad ni Isabella ito sa buhay niya. Kaya lamang, napansin niyang malaki ang ipinagbago nito. Una, hindi na ito katulad ng dating palabiro. Parang seryoso na ito at hindi sa paraang gusto niya. Para bang may sekreto itong tinatago at hindi nito maaaring sabihin sa kanya. Ahente na ito ngayon ng kung ano-anong mga gamit, kabilang na ang second hand na sasakyan. Nasa buy and sell business ito. Mapera na ito ngayon, pero minsan parang pulubi rin. Parang parating sagad-sagara ng estado nito. Kung hindi paldong-paldo, walang-wala naman. Kaya naman natuto na siyang tanggapin ang mga bigay nitong pera sa kanya. Nang sa ganon, may maipapahiram siya rito kapag nangungutang ito sa kanya. Madalas kasi itong mag-abot ng pera sa kanya, palimalimang libo. Pero kapag nangangailangan naman ito ng pera, pa 20-20 milang hinihingi na parabang isa siyang ATM
na parating merong ganong kalaking perang na itabi. Madalas niya itong samahan sa mga kakilala niyang nagpapautang. In fairness dito, nakakapagbayad naman ito sa oras. Ang sabi nito, ganun daw talaga ang trabaho nito. Dahil buy and sell, kaya merong lugi at meron ding malaking tubo. Hindi ni Isabella maunawaan ang konsepto nitong iyon, sapagkat kung siya ang nasa buy and sell, bakit siya susugal sa alam niyang ikakalugi niya? Hindi niya magets, pero ayaw niyang ma-offend ito sa kanyang komento, kaya hindi na lamang siya nagsasalita. Ang gagawin na lamang niya ay ang itabi ang mga binibigay nito sa kanya, nang sa ganun, kapag kailangan na nito ay meron siyang mailalabas. Sa pakiwari kasi niya rito, ang mga perang hindi niya kinukuha ay sa kung saan saan lamang nito nilalaan. Madalas itong nagtutongit sa kanila at ang balita, libo-libo kung magkatatalo. Kapag pinagsasabihan niya ito, sumasama ang templo nito. Madalas itong sabihin sa kanya na pampatanggal lang daw ino ng init ng ulo. Naghihintay si Isabella na alakuin siya nito ng kasal. Sa isip niya, alam niyang makakaya nilang magsama. Magiging ilaw siya ng tahanan at marami siyang babaguhin sa sistema nito sa buhay kapag kasal na sila. Kabilang na roon ang pagsusugal nito. Ang sabi niya sa kanyang sarili, kapag meron na silang pamilya ay aalamin niya ang pasikot-sikot ng negosyo nitong buy and sell. Sa palagay niya ay marami siyang maiitulong dito. Kabilang na roon ang paghawak ng pera nito. Mahusay siya doon, kaya nga siyang ginawang kahera sa isang malaking restaurant sa kanila. Isang maliit na kainan lamang iyon noon, pero dahil sa ubod ng sarap ng mga pagkain, sumikat iyon hanggang sa kabilang bayan. Pinagkakatiwalaan si Isabella ng kanyang amo at alam nitong kapag wala ito, siya ang mag-aaring magdesisyon para dito. Siya ang kahera manager. "Tay, mabait naman po si Tony," wika ni Isabella. "Ang mabait eh si Johnson." "Tay, nagpapari na po si Johnson." Naging masugid naman niligaw ni Isabella si Johnson sa loob ng 2 buwan hanggang sa basta din niya ito ng tuluyan. Nagpari ito. Hindi siya naniniwala na siyang dahilan ni Johnson sa naging desisyon nito, pero iba ang opinyon ng kanyang ama. "Ikaw ang dahilan kung bakit nagpari ang pobre. Si Donnie, kabaligtaran ni Johnson. Sugurol siya." Hindi si Isabel nakapagkomento dahil totoo yun. Pero naniniwala siyang kapag kinulit niya itong kumbinsihin, magbabago rin ito. Sa katunayan, hindi na ito kasindalas noon kumagtong-its. Sa palagay niya ay isang malaking bagay na yun. Paano kung siya na maging manugang ninyo? Seryosong tinitigan siya ng kanyang ama. "Huwag mong sabihing buntis ka." Nag-init ang kanyang mukha. "Hindi po, tay." "Mabuti naman, dahil ayaw na ayaw ko maging manugang ang lalaking yun." "Pero paano nga po kung siya mapangasawa ko?" Umismid lamang ito nang may tunog at hindi na nagsalita. Lihim na lamang si Isabella na napabuntong hininga. Siguro matatagalan pa bago nito matanggap si Donnie. Pero maano ba at darating din iyon? Isa pa, natitiyak niyang kapag kinasal na sila, susuyuin din ni Donnie ang kanyang ama. Hindi siya papayag na isang bahay tumira ang kanyang ama. Labis na malulungkot ito. Nagluto na si Isabel ng hapunan at kumain na sila. Maya-maya ay dumating si Donnie. May dala itong pasalubong. Tumango lamang dito ang kanyang ama. May usapan na sila ni Donnie na ipapasyal siya nito. Gumayak na si Isabella. Pagsakay nila ng kotse ay napailing siya. "Iba na naman ang sasakyan mo?" "Oo, naibenta ko na yung isa." "Ang bilis mo namang makabenta ng kotse." "Ako pa? Siya nga pala, maganda ang kutob ko sa bagong project ko eh. Kapag malaki-laki ang nakuha ko, may magandang mangyayari sa atin," wika ni Donnie. Kinabahan ka agad si Isabella. Parang nahuhulaan na niya ang magandang mangyayaring iyon. Malamang na magpapakasal na sila. Halos 1 taon na rin niyang hinihintay yun. Nagtungo sila sa isang simpleng restaurant habang tinatanong malaking tower sa hindi kalayuan. May pulang ilaw iyon sa dulo. Para yata iyon sa mga cellphones o ano. Sa tagal ni Isabella sa Batangas, kahit kailan hindi pa siya nakakapasok sa teritoryo de la Hombres. Tanging ang mayayaman lamang ang nakakapasok doon. Ang balita nga niya, isang soft drink lang doon, daan-daan ng halaga. Hindi siya interesadong gumastos ng ganun kalaki
para sa isang basong soft drink. Dadalhin kita dyan, maniwala ka. Kailan naman? Kapag may malaki-laki na akong pera. Grabe palang presyo dyan. Dapat daw may 10,000 ka para makakain ka ng maayos. Eh gusto ko sana mag-check-in pa tayo. So mga 70,000 lang kailangan ko. Loko, anong mag-check-in? Nagtawanan sila. Nang may ihatid si Isabella ni Donnie, sa kanila ay gabing-gabi na. Pagkalipas ng isang linggo, sinabi nitong naging maganda raw ang resulta ng trabaho nito. Kaya hayo na ang isang napakagandang balita. Pakakasalan na siya nito pagkalipas ng magkakatatlong taon. Pagkagaling nito ng Qatar. Hindi ni Isabella inaasahan ang singsing na ibinigay nito. Pero mas hindi niya inaasahan na magkakahiwalay na naman sila. Ang akala pa naman niya, maaayos na ang buhay nito sa Pilipinas. Pero ang sabi nito, kailangan daw nitong kinuha ng mas matinong trabaho. Sana raw ay maunawaan niya iyon. Niyakap niya ito na mahigpit. Natural, nauunawaan niya. Mahal na mahal niya ito. At kung ano man ang plano nito, suportado niya ito. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!